Nagre-reklamo ang tinderang si Gina ng Calacas City sa Batangas. Ang kanyang kakarampot kasing sweldo na pupunta lamang sa pambayad sa electric bill ng Batilec 1. Dati naming bill talaga 500. Ang gamit namin, ilaw lang naman talaga, tsaka electric pan ganun. Ang bill namin ho, 1.4. Sobrang laki talaga. Itinaas ni... Ang hanap buhay namin, ang araw ng asawa ay 400, isa kan 200. Paano po pagkasyahin yung kung sobrang taas na ng kuryente? Ito rin ang daing ng manggagawang si Rex. Ano si... Ang pinaghahanap buhay namin itong batalik na. Ay di sana yung mapapaba lahat ng kuryente dito. Kawawa na kami eh. Paliwanag ng Batilec 1, tumaas ang kanilang generation charge dahil tumaas ang presyo ng coal na kanilang kinukuha mula sa dalawa nilang power supplier. Kaya tumaas din ng halos 10 piso ang kanilang singir sa per kilowatt hour. Nitong 2021, mataas na po siya. And naging 9 something siya. And then ngayon po, 19.44. So yung pong pagsasubside ng coal price, yun po yung pagiging trigger para subside din ang rate ng generation. Kasi sobra pong taas ng generation. Pass-through po yun. Taga-collecta lang po ang Batilec noon. Yun po ay non-revenue sa Batilec. Dahil sa reklamo ng mga consumers, nagpulong na ang mga mayor na nasasakop ng Batilec 1 para hilingin sa Energy Regulatory Commission na hanapan ng solusyon na mapababa ang singil sa kuryente. Sakal na ang tao talaga sa taas ng singil ng Batilec 1. Ay talaga namang halos ang sinusweldo ng mga ordinaryong empleyado ay halos doon na lamang sa ilaw na papabayad. Kaya alam mo ga, ay... Minsan nga ay hindi na sila nag-iilaw sa gabi, hindi na nanonood ng TV, pati rep, inalis na ang saksak para makatipid lang sila sa ilaw. Kung may magagawa po siguro yung national government, kung pwedeng temporarily bawasan yung mga taxes sa coal importations, baka po pwede. Nasa halos 200,000 ang consumers ng Batilec 1 mula sa 11 bayan at isang siyudad sa Batangas. Dennis Datu, ABS-CBN News.